Hello po, ang video ko po na ito is tungkol sa pagpalit ng MAC address ng ating computer, ng ating desktop PC o ng ating laptop. Ang MAC address po, ito po yung pinakang ID po ng ating device na ginamit sa internet. So lahat po ng mga devices na mayroong kakayahang makapag-internet ay mayroon po itong kani-kaniyang mga MAC address. So sa pamamagitan po ng MAC address, nalalaman po ng website owner kung anong device at kung ano na rin na location ang bumisita sa kanilang website. Like for example po ng ating YouTube. So pag nagplay po tayo ng ating sariling video, alam po yun ng YouTube kasi ang MAC address po ang unang-una nilang tinitingnan, pangalawa na ang IP address po natin. So ang MAC address po ay magandang gamitin natin na magpalit tayo ng MAC address ng ating device kung sakali po tayo may tinutulungan para sa WH, ano po. So maganda pong magpalit ng ating MAC address para maging unique palagi po yung device na ginamit sa tinulungan natin sa pag-boost ng kanilang WH. Pero ito pong MAC address ay hindi po ito sapat kung kahit palitan po natin para may tago, umataya natin si Lolo para makapag-play tayo sa ating sariling video. So, hindi po advisable kung kayo po ay monetize na. Hindi po advisable na kayo ay mag-play ng inyong sariling content kasi po malalaman po ito ng ating Lolo. At lalong-lalo na kung iisa lang po ang inyong internet at same device din po yung inyong gagamitin. So, dahil nga po sa may MAC address itong tinitingnan, dito po nalalaman nila yung ibang mga channel kung bakit nadidemonetize sila. So para po maiwasan natin ang demonetization ng YouTube, huwag po tayong magpiplay ng ating sariling video sa ating channel, lalong lalo na kung ang gamit po natin ay sariling nating device at same din ng MAC address yan at same din yan ng ISP o ng IP address po. Ang IP address po is yung po yung IP address na binibigay ng ating internet service provider. So may mga kanya-kanya po yan na public IP address po. So yun po yung tinitingnan ng YouTube. So ito po ang topic po natin nga is tungkol sa pagpapalit ng MAC address ng ating device. So napakadali lamang po magpalit ng MAC address nito in just a few clicks lang po, tapos na po mapapalitan na po ang MAC address ng inyong computer na inyong device. Pero inuulit ko po, huwag pong gagamitin para sa inyong sariling channel kung kayo ay monetize na. Hindi po rin maganda na maging habit po natin na dayain natin ang ating ang YouTube para lamang po sa ating sariling kapakanan. So hindi po maganda yon at masakit din po ang ma-demonetize kasi marami na akong nakikitang na-demonetize, ano po. So this is for the sake of education lang po ang pagpapalit ng MAC address at para po tayo makatulong sa pag-boost ng WH ng ibang channel ng ating mga kaibigan kung sila ay kulang pa sa WH. So sa inyo pong computer, sa desktop PC nyo, sa laptop nyo, mag-open po kayo ng browser and then i-search nyo po yung tmac. Ayan po, TMAC po ang search. And then yung unang-una pong result na lalabas, ito pong Technetium MAC Address Changer. Click nyo lang po yan. Yan po ay freeware, walang license na babayaran. Kumbaga libre lang po na magagamit nyo itong software na ito. I-click po yung download. Ito pong direct download. Ayan. So, hintayin pong matapos. Start download. Ayan, tapos na po. Open nyo po yung folder kung saan itong na-download, ano po, na area. And then, ito po ay naka-compress yung file, naka-zip. Extract nyo po yan gamit ang WinZip or WinRAR by right-clicking and then extract. Ayan po. So, ito na po yung na-extract. TMAC B6.0.7 setup. So, install lang po yan by double clicking.
Ayan po. And then, yes. And then, next lang po kayo ng next. Agree. Next. 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 Hanggang sa matapos po ito. So, ayan po. Tapos na. So, click natin yung finish. And then, minimize ko na lang itong aking browser. So, hanapin ko. Ayun po, ito na yung naka-install. T-Mac B6. So, open lang po yan. Yes. Ayan, Technium Mac Address Changer. Version 6.0.7. So, ayan po. Ito po yung original Mac address niya. Ito pong part na to, no? Ayan po yung MAC address niya, yung 00FF, yan po. Yan din po ang naging active na MAC address. So, ito naman po yung ating, aking connection, ano po. Ito po ay local connection. Ito po, ibig sabihin po, ito yung nasa LAN card. At meron din po akong MAC address na sa Wi-Fi. So, dalawa po ang magiging MAC address ng computer nyo. Kung ito po ay ang connection ay sa Wi-Fi at tawag dito sa LAN cable. So, malalaman nyo po kung alin yung connection nyo. I-click nyo lang po ng ganyan. May lalabas po yan na data dyan. Ayan po. Ito yung gamit ko. Ethernet. Ayan, kung mapapansin nyo po, may graphs yung lumalabas, no? Ito sa iba, wala. Wala pong lalabas dyan kasi hindi yun yung active na aking Ethernet po na LAN, local area network connection. So, wala po dyan. So, andi dito po, i-click lang po yung hanapin nyo kung alin yung may internet na lumalabas. Yung may graph po na ganito, may receive at may speed. So, ibig sabihin po yan yun. So, sa pagpapalit po ng MAC address, kung napapansin nyo po ito, itong random MAC address. So, i-click lang po natin yan. Ayan po, nag-generate po siya ng MAC address. So, ito po yung company sa baba kung anong MAC address yun. So, pwede kayong mamili kung ano yung gusto nyong MAC address. Ito po ay automatically na mag-create po ng MAC address para magamit nyo sa inyong computer. So, ito po ang aking MAC address, is original MAC address, Fujitsu Limited. Ito po kasi yung laptop ko. So, ito po yung active MAC address niya, 502690A. Ito po, yun yung original. So, pag-clinic ko po yung change now, mapapalitan po itong active MAC address. So, i-click ko po yung change now. Hintayin lang po lumabas itong ganito na MAC address change successfully. And then, i-click po natin yan. So, ito na po yung naging MAC address. Ang original ko po is ito. Ito pong nasa taas, Fujitsu Limited. So, ito na po yung naging active MAC address ko. Itong 84DB. Ang original po is 5026. At Fujitsu po yung kanyang brand. At ito naman po yung sa ginamit ko na pinalit kong MAC address. Ito po yung Sierra Wireless INC. So, yan na po yun. Iba na po yung MAC address na active sa inyong computer. So, para naman po may restore nyo itong MAC address na to, kung ginagamit nyo po yung device nyo para sa main channel nyo po, kailangan nyo pong i-restore yung MAC address. So, i-click lang po yung restore at hintayin pong may lumabas na MAC address restored successfully. And then click OK. Tingnan po natin kung nabago na nga. Ayan po, binalik na po niya sa dati niyang MAC address. So, ganyan lang po guys, kadaling magpalit ng MAC address ng ating laptop o ng ating desktop. Sa cellphone po, meron din pong ganyang option kung paano magkaroon o gumamit ng random MAC address. So, inuulit ko sa inyo guys, never nyo pong gamitin ito sa pag-play ng inyong sariling video. Ito po, ginawa ko lang ang tutorial na ito for the sake of education at para lang po tayo makatulong sa pag-boost ng ibang channel na hindi po monetize sa ating mga kaibigan para matulungan nila natin sila sa kanilang watch hour.